nakita mo nangyari kay Hanabi kanina, so para sa White Rascal Spades dito, kailangan nila ng ano pa, isa pa. Yun nga lang. Yan, Helcurt. Yeah, I was thinking Helcurt. Tapos Lancelot, a good fighter. So, Helcurt. So, they what? Triple assassin. Okay, laban daw. Laban. So, ganun. Ang tanong lang, kanina, si Troy hindi siya ganun kasolid sa Lancelot. Using Lancelot. Yep. Compared dun sa Gushu niya kanina. Para sa final pick dito, it will be obviously Akaja because what they'd want is to control this Helcurt. Ang problema, aside from the Helcurt, walang ibang magandang pang split push. Uh-oh. Kanina, nanalo yung AAO against White Rascal Spades kasi may Helcurt sila, may Claude din na nakalusot. Iyon. So, dalawa yung pwede. Akala nila yung Helcurt yung ipapasplit kasi Helcurt was the one working nung game 1 or nung game 2 yata para makabawi yung AAO dito. Tapos what happened was of White Rascal, of AAO, ang ginawa ng AAO kanina, yung Helcurt sumasali sa laban, utility pa ng Dark Knight Force. Yep. Ang nag-split, ang nagsosolo, Claude. Tumaka yung Claude. Oh, ganun talaga, Matic. Oh. Pero ito, mukhang walang no choice yung ito. Walang ibang pwede mag-split talaga. Helcurt lang, hindi naman pwede mag-solo-solo ang Selena. Lancelot, pwede rin naman, pero mas okay kapag sumama sa away ang Lancelot eh. Oh, kasi burst eh. Burst yun, turn draws niya, pag maraming tinamaan, di ba? Medyo masakit din. Pero ayun na nga, ito, this battle between two metas, mga kaibigan. Double mage setup versus triple assassin setup. So, tingnan natin sino dito ang lamang, sino unang makakaangat dito. Kasi, very agile tayo dito. Best of 3 at game number 3 na ito, mga kaibigan. Our score is tied at 1-1. So, tingnan natin sino talagang unang ang makakapasok dito. Ang huling laban ngayong gabi para sa huling slot dyan, papunta sa matindi na regular season natin here at the MPL Season 2. Tama ka dyan, mga kaibigan. Ito na ang katapusan ng qualifiers at simula ng regular season. Kumbaga, katapusan ng simula, mga kaibigan. Yes, the beginning of the end. For the hero rundown, for the blue side, we got Rascal Spades. Siyempre, si Kaizo, ang ating Selena, M.M., Onagatot Gaga, Louie for this Minotaur, Darin, and Helcurt, and Troy para sa ating Lancelot. At para naman dito sa Team Finesse Solid or FNS, we have your card para kay Harley, Levy, para kay Martis, Dale, para naman kay Kagura, Boo, para naman dito kay Paring Chu, at Lex naman dito para kay Kaja. And now the thing here is that siguro kahit parang ang awkward lang na nag-triple assassin or parang ang ganda nung control nung may dalawang ano, no, may dalawang mage at hindi na binigyan ng freedom etong White Rascal Spades na maghanabi, is that again they have the Selena. We have a lot of expectations. There's a good reason bakit nung binaban yung Selena dito, but Lex here in the bad spot, MMI susubok pumasok, flicker onto that pit of the turtle. Ay, na nga mga kaibigan, dalawa laban sa tatlo, pero mukhang babalik pa yata si Lex dito. Ay, hindi tumama ang skill ni paring Daryl doon. Pero onto the other side naman pala, tinamaan at napatay doon si paring Harley onto bottom lane, mga kaibigan. That's Hanabi, I mean sorry, Selena plus Minotaur kill. Sabang mantay lang, actually, yung may away na nangyari sa taas, kung meron lang ano doon, Selena, pag talaga may natamaan ng abyssal arrow, alam mo yun, mapapa-vape ka muna. Vape ka muna, mapahipak ka muna ng ano dyan. Or status ka muna sa Facebook. Ay, na-abisal araw ako ng ano, ng White Rascal Spades. White Rascal, CR lang muna ako. Pagbalik ko, may stand pa rin ako. Ganun katagal yan, mga kaibigan. And, on to the back. Black on Levy. The Levi. Tatlo, laban sa isa, mga kaibigan. Mukhang gusto nilang i-feel it to. Pero ba si Levi, mukhang bumabalik-balik pa. Grabe yung pressure din. Actually, hindi to, na-knock up sila Troy sa unang engage. Nung isang mortal coil na pag-angat. So, napigilan. Maybe there are bigger damage kung tumama lang yun. Now, Kaizo, actually, hindi ganun kadali rin tamaan talaga ng abyssal arrow kung meron ganun na may space escape. Face check! Boo! Dito mga matay tatlo laban sa isa, pero that kick coming from Boo, mga kaibigan, sinusubukan makatakas pero mukhang katapusan na to para sa kanya. Flicker in doon para kay Lue, sabay ultimate lang din, dalawang ulti ang napop doon, mga kaibigan. Yeah, Levy, mukhang gustong gumante, parang Shinbu. And against Troy though, meron pa siyang puncture dito. Aba, ang ganda ng pump fake, pero pinersa yung flicker against this Mantis. What a play! From Troy, ang galing! Ang ganda na pinapakita ni paring Troy natin dito, mga best, pero mukhang si Lue dito ay magsasuffer din, pero that arrow hindi nag-connect galing kay Selena. Ganda. Highlight po please noon, isa yata yung sa pinakamatinding play. Ano siya, yung patting niya dun sa damo, papunta siya sa may bandang bottom lane. Yep, sabay dodge. Sabay lingon. Papunta doon sa neutral camp. Tapos, nung flinicker siya nung Martis, saka siya nag-puncture para makuha yung reset. Patagilid, pinatama sa, ano, sa jungle. Sa jungle crap. Ayos yan, ayos. Ganda na pinapakita doon na that outplay coming from Troy. At least, hindi siya napatay doon na paring Martis natin. At on... what's good there, sila pa ang nakapatay. Hindi, parehas, nasa 7K gold marks itong ating mga players. Malapit ang laro, mga kaibigan. And again, in less than a
less than siguro 20 minutes. Uh-huh. Meron na tayong huling team na papasok sa ating regular season. At excited na ako dito. Para dito sa dalawa kasi they're really fighting for their life. Ladies and gentlemen, another facet there by Boo. Nako, paring Boo. Uh-huh. What is at stake there is the regular season. There's a flicker force away from this two. At least na ibigay yung positioning dito na nagro-rotate na membro ng Team White Rascal. Sabag sa taas. Todo all in si Daryl. Kaya nga ba? Nako. Nako-control siya. Yan, nako-control siya ni Dali dito. Hindi tumama, dalawang beses. Oo, nilaban niya eh. Kasi alam niya yung mga teammates din dito ni Kagura. Nasa ibang parte ng mapa din. So, si at this pressure lang talagang gitgitan pa rin kung sino mapamali. Susubok lumapit si Levi dito pero rather than we go for the mid lane side. Tapos MM with a quick dash here coming in from the Kotot Kaka. Kotot para yung Uwe. Under the tower. That kaya nga kick ba? Coming kay Uwe. Sabay hila din naman. Tapos pa? Ang box. Grabe yung control kay Samyup na Samyup. Si Samyup yung Minotaur. Walang makunat sa tatlo plus tower. Walang makunat sa tore, mga kaibigan. Tapos dalawang heavy crowd control. Way of the Dragon ba naman? Tapos Divine Judgment. Parang kang ano eh, parang kang may libre kang biyahe pa uwi. Oo. Balik ka muna sa base. Sa base ng kalaban daw yan, mga kaibigan. 2-2 into our score. Dito, so 14 far, seconds, turtle. Ito na naman ang kinainitan ng lahat, mga kaibigan. Pag lumabas ang turtle dito, MM dito, na ipagkulitan lang using gatot. Grabe si MM pa rin. Ano siya? Very flexible. No, kanina Alice, ngayon tank. Diba? No, tapos no. Kanina naman assassin siya. Diba? Parang Alice pa man. That one Calamity Reaper quite early here. For this Kagura, everyone would be just as efficient, fully utilizing yung 5-minute break din na nangyari sa atin kanina. Hindi ka na pwede lumapit. Hellcurt! Buti na lang may dash ka. May mga swerte kapag ikaw nadali dyan. Pero yun na nga, at least nakuha nilang first tower down doon sa top lane, mga kaibigan. Pero at, ito, turtle na. Oo, mabilis. Mauulas sila dito na maging lima. Pagdating sa turtle, kumalas yung White Rascal Spades dito. Medyo nabuwag sila. MM sa may bandang gitna. It will be just continuing. Maybe go for the dash here. Auto 3 members gets the crowd control. Tapos na Divine Judgment dito si Kaizo. Remove. Patay ang pare, silin natin doon mga best. Pero yun na nga, mukhang gusto pa lumaban na yata ng White Rascal dito. Pero hindi na lang din. Successful na rin naman yun. Nakuha nila ang turtle doon. Kaso, for a trade, silina ang namatay. Sayang indeed lang. Oh. Indeed. Hindi tumataba. No? Kumbaga yung kanilang dapat maging damage dealer dito. We're not seeing big arrows here. And clearly, the biggest aggressor of this game is of Pines. Solid. Tama. May momentum din po ang Pines Solid. Sila nakakuha ng game 2. Yun din kasi, di ba? Sa bagay, yun mga nakaka-biggest disappointment din naman. Pero ito ang magiging biggest disappointment of your life. Pag natalo ka dito, nalaglag. Pero huwag kang susuko, pare. Laro lang ng laro dahil lahat ng nagkampiyon nanggaling sa pagkatalo. Nanggaling rin talaga yan, mga kaibigan. Way of the Dragon, mga kaibigan. Louis might gonna fall down. And there you go. Beautiful kill naman doon. Para nga naman sa team Pines Solid. A score natin ito, 2-4 in favor of Pines Solid. Halos parang libreng kill na yun nangyayari dito ngayon. Mula sa side ng White Rascals. There's the stun nag-connect. Pero they will not follow up. Ang weird. Uy, sayang lang din naman. Triple assassin setup dito. Ayun! Harley mga kaibigan, Harley! Uy, sabay mamba out lang din man. Patay! Enough yung damage, mga kaibigan. Tapos sufficient. Unboxing. Tapos unboxing. Para dito sa Oy, ating Harley. Daryl, might gonna fall down din as well. Yun ang alam, mga kaibigan. Lex, wala nang buhay dito. Pero that kick, Jake Kondo na naman din naman na sword. Way of the Dragon din naman pala. Killings prepare kay Harley dito. 2-7 ang score natin. Audition ang nangyayari ngayon mula sa White Rascal Spades. Kailangan na nilang ibigay itong outer mid lane turret. Maybe the inner mid lane as well. Pero clearly, ang laki na ng lamang na nagawa kagad dito ng Pines Solid in just the 2 minutes na lumipas. Paisa-isa sila kasi. Paisa-isa pa talaga. Sayang. Nadali. Nadali talaga doon. Nataranda, ladies and gentlemen. Kailangan talaga. Well, they need to make it awkward now for Pines Solid to go for that inhibitor. Third push. Well, ito rin, si Kaizuku has the lightning truncheon, so okay yung wave clear niyang pwedeng magawa. Etong napansin ko na naman, triple assassin setup. Ang problema nito, paano magpa-farm yung isa? Saan sila ngayon kukuha ng item? Kasi tatlong assassin yan, kailangan mag-farm yan. Tapos lumiliit yung mapa, oo, no? Oo, yun ang problema pala doon. Yun nga pala. Kaya pala bakit wala masyado nag-triple assassin setup? Napaka-gay. Eh, may mababaog. May mababaog sa inyo may tatlo. May mabibayahin, no? Oo, may maiiwan ng item. Sa ngayon nga, may naiiwan talaga. Kailangan merong isang assassin na overwhelming yung lead tuloy na mangyari dito just to offset. Yep. Pagka-behind nung ibang assassins nga. Pero ngayon, mga kaibigan, concentrated energy available for this Harley. Yep. The thing about concentrated energy is that he can swing back. Daryl as the BOD. Yep, tama ka dyan mga kaibigan mo. Ang maganda to. Malaking bagay na to. Pero mga another engagement na mangyayari dito mga kaibigan. Tatlo, laban sa dalawa. Ito na ang kick coming from Boo. Pero mga disengage na lang din naman. Ingat na. Okay lang. They have the control na eh. Oo, na. Kasi pag nahuli sa laban yung Harley, hindi magandang pangitain yon.
Ang problema, itong si Lina, pag pinakita niya sarili niya, pwede siyang i-dive flicker dito. Oh, Namchu, nagpakita rin yung record. Tyson, we'll be backing out. Nasusunod sila. Oy, grabe naman po ang talon doon galing kay Gatot, si mga kaibigan. Pero yun na nga, sayang lang din naman. So may flicker out lang. Pwede din, magpapatay pa. Pwede ilaban, pwede ilaban mga kaibigan. Finish Carl Michael fall down. Pero yun na nga lang, nakapag-tricky hat lang din naman siya doon. Eto na, galit na galit. Parang chew. Yun, natapos yung Harley. Tinapos ni Lancelot. Tapos dito sa likod, alam mo kung bakit? Ang dami pinuhos kay MM. Minawas Fury, mga kaibigan. Ang bangon ng pag-api. I mean, pagbangon ng api, mga kaibigan. Pero yun na nga, ang bagal ng push ng Kagura. Sa totoo lang, yan na nga. Pwede nga nabutan. Apis, patay to. Pwede. Mula siguro kung ma-connect ni Lou yung kanyang crowd control. Pero I think he will be back. Kasi ginamit na. Ginamit niya na. Yung Minowans Fury niya doon. Ginamit niya na. Napop niya na doon. On through bottom lane. Good thing na rin naman. At least nakakuha sila ng kill doon. Kesa naman natuloy-tuloy na nagdo-dominant. Yung Finesse Solid. Sa totoo lang, okay na yung initiate ni Gatot Kakajon. Kasi binurn sa kanya yung ano. Binurn sa kanya yung Deadly Magic. Binurn sa kanya yung Divine Judgment. Now Gatot Kakajon up top. The thing there, ang taas ng damage nila, tsaka mataas ang chase capacity. Exactly. Ng ano, White Rascal Spades. Mm-hmm. Bantayan nyo lang talaga. Huwag kayo tamaan ng big spells. At kahit yung tank nyo mawala, kaya nyo mapanalo. Hellcurt yan, naka-BOD yan. Oo, napakasakit yan pag yan ay nagkumalmot. Kaya nga na ano eh, naubos yung buhay kagad ni Harley really quick, di ba mga kaibigan? Pero shoutout nga pala kay Tiara Marida Byrne. Okay. Ay, nag-view mga kaibigan yan. Ayan, hindi, dumadami na sa'yong nanonood ngayon na nakakatuwa. Mainit na yung laban natin dito. 10 minutes. Sino kaya ang kauna-auna ay umikali ulit yung mga kapasok sa ating regular season mga kaibigan? Pero 4-8 ang ating score dito. At nako, that's in favor of FNS or Finesse Solid mga kaibigan. 10 minutes onto the game time. Lord is now up for grab. And a Blade of Despair also unlocked here para kay Finesse Levi. So they would also need to respect hindi lang po yung Harley, pati na rin yung Martis dito. Dali will also put up a lot of hassle para sa mga membro dito ng White Rascal Spades. Alam mo, paring Zeus, isa pang malaking bagay dito, Lue, ang hirap pala mag-tower dive kapag may Minotaur. Mm-hmm. Ang dali nyo mabati ng Minowan Fury. Oo, ngayon so, nga problema doon. Daan-daan na lang. Hindi nga sila magpapasimuno ng Lord eh. Pero flicker in si Lex, kinontrol kaagad yung ating Hellcurt dito. There's the finisher, they went all in on that one. Nagulat pambigla, ang ganda ng setup. Oy! Maybe a game-winning setup yung Gatot Kakajon to the backline. And there's the free hits coming in from Kaizo, but the damage is quite awkward. That is a two. You are hitting a tatlo. Laban kayo. Go for the push. Ang sakit ng burst. Oh, talaga naman. Talagang napakasakit talaga niya. Pero yun na nga, napatay ang isa dito. Pero on to the bottom lane, mga kaibigan, Levi or Levi dito, mga kaibigan, nakabasag ng tier 3 turret. Pati na rin ang kanilang top lane dito. Pero mo ang tatlo laban sa lima ang mangyayari dito at napakahirap. Dalawang inhibitor na lamang. Nag-play safe na ngayon ang ano, Finesse Solid. Finesse Solid. Mm-hmm. Yeah, grabe yung win na nakuha nila doon. They got the bag in two members of White Rascal Spades. Isama mo pa yung top lane and bottom lane inhibitor turret. Oh my G, Finesse Solid might be the last team to go dito sa ating regular season. Now, it's a matter of just shoving once again, resetting the lanes, and maybe take this Lord up top. Concentrate and energy para kay Kaizo. Medyo payat yung dami siya nang gagaling kay Kaizo. Mm-hmm. So, tignan na lang natin mga kaibigan. Kailangan. Kailangan mahuli talaga yung Harley. Walang no chase pag naunahan sila. Oo. Ang ganda rin ng plano. Kanina, akala ko parang panay na uhuli si Lex. Pero ngayon, Lex Eto was na. The one to set up the game-winning play of the flicker to the Divine Judgment. Grabe ako. Ngayon pa lang, na-speechless na ako dito sa laban na to. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, very unpredictable kung sinong mananalo dito so far. Pero mukhang si Lue, pinipilit makapunta sa Lord. Pero yun ang Dark Knight Balls. Mga Betwap. Lord, Hagnus Lane. Kinontrol si Lex dito. Sabay kagat lalapit yung Harley. Now they are looking on to Daryl. Habang binibisi lang ulit ni Boo yung dalawang membro dito, medyo awkward yung chase, pero may takas nga ba? Hindi. Dahil the Decimate will get the finisher against the Hellcurt. That timer, Sir Gil. Kaizo, Israel, na matatanggal dito sa ating laro. That would be a finisher for them. I'm fine. 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 I'm fine